Tinawanan ni Kai Sotto ang nakatapat niyang sentro sa kalaban. Nakipag-pisikalan si Kai, tinitigan pa ng masama ang kalaban. Adelaide 36ers versus D-Rank 2 Kearns Taipans. Ayon kay Coach Bruton, si Kai Sotto daw ang Philippine version ng isang Yao Ming. Pero hindi dahil sa pareha sila ng talento mga bro, kundi sa pagiging popular nito at pagdala ng bansa sa inaasam makapasok ng NBA. Kung reality lang naman, malayo-layo pa talaga si Kai sa NBA. Ngayong season, nag-average lamang siya ng 7 points with 4 rebounds. Siya lang din sa Adelaide ang nasa below 20 minutes ang average sa playing time. Kailangan maipakita muna ni kabayan na nag-improve na ang kanyang laruan or at least makapag-average ng double-double sa NBL. Well, opening quarter, unang puntos ng Adelaide ay galing kay kabayan, turnaround jumper. Maganda ang simula ng Sixers, 10-1 start. Maraming times na nabigyan ng bola sa ilalim etong si Kai Sotto, kung saan dalawang fouls din ang nakuha niya sa kalaban. Nagdala si Kai ng 5 points, 1 rebound at 1 assist sa first quarter. Kontrolado din ng Adelaide ang 1 point lead, 25-24. Second quarter, masama ang balak ni Cleveland sa bantay, gustong i-posterize mga bro. Yun nga lang sala, pero mabuti na lang nakuha pa din nilang bola at nauwi naman sa easy alley-oop reverse dunk ni Kai Sotto. Gapiso na lang ang tinalon mga bro sa kabilang banda. Medyo pangit naman ang pagkakadulas ni Kai, nangatakihin ng kalaban tong interior defense ng Adelaide. Though solid ang first half ni Kai Sotto mga bro, nakahirit pa ng isang magandang floater bago ilabas under 5 minutes. Just trying to pick up the pace, get out in transition. Adelaide keep going back into the paint, slowing it down, grind. 9 points ang meron si Kabayan, shooting 75% sa field. 12 points para kay Cleveland at 11 points para kay Daniel Johnson. Pangahawakan pa din sana ng Adelaide ng kalamangan sa first half mga bro, pero dahil sa 12-0 run ng Taipans, nabaliktad pa nila ang laban end of first half 53-50. Entering the third quarter, early momentum mula kay Kai. Siya ulit ang nakauna sa Adelaide. Pasok ang top of the key, 3-pointer. Medyo nagkakainitan na nga lang sila netong sentro din ng kalaban mga bro. Nagsimula yan ang sabayan tong drive ni Kai Sotto na may kasamang foul mga bro. Binaunan pa ng masamang titig ni Kabayan. 2 minuto lang ang nakalipas, si Kai naman ang natawagan ng foul na magkapisikalan sila sa pwestuhan. Patawa-tawa na nga lang din dyan si Kabayan. Ganda na sana ng panimula ni Kai Sotto. Nung inilabas, hindi na din siya ibinalik pa hanggang dulo ng third quarter. Though dikit lang naman ang naging laban mga bro, kung saan palitan ng run ng magkabilang koponan. Kontrolado ng home team ang 2-point lead, 77-75. Well, fourth quarter, binuhat na ni Cleveland at Robert Franks etong opensa ng Adelaide. Nagpakita pa ng angas sa kalaban at crowd. Under 3 minutes, kontrolado nila ang 4-point lead, 94-90. Dahil sa foul trouble, ibinangko na din etong si Kai Sotto. Last 34 seconds na ipasok pa ni Ian Clark etong driving floater, 99-96. Kaya naman sa dulo, nakuha ng Adelaide ang panalo at naputol na ang 5-game losing streak. Nakapagdala ng double digit sa punto si Kai Sotto with 12 points sa manang 2 rebounds sa kanyang 13 minutes na playing time.